And itong mga pangyayaring ito, posible din na mangyari kung sila lang din ang magiging complainant, sila din ang magiging judge sa iba pa ang mga media entity. Or yes. Pero nabanggit mo kanina na first time ito, so wala pa silang nasampulan ito dati. Wala pa, SMNI ang first time, so posible yan na kung hindi ito mapigilan, posible sa ibang mga stations, sa ibang mga media establishments, pwede ito mangyari. So, yung laban po natin, hindi lang ito laban in favor, we are not just protecting SMNI. We are protecting press freedom, freedom of press, freedom of expression, and also the democratic principle ng Pilipinas. Yun ang pinaglaban ng legal team ng SMNI. Kasama ko po si former congressman, si Attorney Rolex Suplico. Mm-hmm. At nabanggit mo nga sa tagal niya sa practice at iba pa na mga nakasama ninyo na nakikipag-deal din dyan sa NTC ay walang ganitong pangyayari sa tagal na, sa ilang dekada na nilang pagiging abogado as franchise lawyer. Okay. Tama lang kasi ang NTC, when ang pinag-usapan ng NTC is only in violation ng provisional authority or the Certificate of Public Convenience. Yun ang jurisdiction ng NTC na sila mismo ang nag-issue. Kasi in this case, pag makuha mo ang franchise, the franchise ang mag-issue niyan, ang House of Representatives and House of Congress. Meaning, the House of Senate and the House of Representatives, sila ang mag-issue ng prangkisa and pipirmahan yan ng presidente through a law. Maging batas yan. So yun ang tinatawag na prangkisa. Pag may prangkisa ka na, ang isang media establishment mag-apply pa ng provisional authority sa NTC per frequency. Frequency sa TV, frequency sa radio, per region mag-apply sila noon ng tinatawag na prangkisa. Pag na-violate yung provisional authority. Pag na-violate yun, so in that case, doon ang may authority ang NTC. Pag may violation sa provisional authority, yun lang ang jurisdiction ng NTC. Wala silang authority with respect to the franchise kasi ang may authority niyan, ang legislative body composed of House of Senate and the House of Representatives. Mm-hmm. Kaduda-duda, sabi ng mga netizen dito, ang naging mabilisang operasyon maliban sa yung panawagan na suspindihin muna yung airing ng mga programa ng SMNI, kinikwestiyon yung prangkisa. Ngayon, pinag-utos agad, tuloy-tuloy, dire-diretso, Attorney Mark, na mapapansin mo rito na kakaiba ito sa ang SMNI na malinaw na malinaw naman na walang mga paglabag na nagawa. At ito rin yung usual, typical na ginagawa din ng iba pang mga himpilan o nag-umpisen doon lang sa pagtatanong, umabot sa puntong ganito. Yun nga, yung ginagawa ng NTC, walang hearing. Ang ginagawa nila, nag-issue na sila ng suspension without trial. If you check Public Service Act, Section 16, letter N, they can do suspension not more than 30 days but only if there is violation of the certificate. When you say certificate, that is the Certificate of Public Convenience or the Provisional Authority. Yun lang pwede silang mag-moto proprio do the investigation and also will have a suspension. But in this case, pag pinag-usapan dyan, hindi violation ng provisional authority but violation ng prangkisa, hindi sila, wala silang authority to do suspension. Kailangan gagawa muna sila ng investigation kung may authority ba sila, may jurisdiction ba sila before sila mag-issue ng suspension. In this case, there is violation of due process kasi hindi tayo pinagbigyan ng pagkakataon na magpaliwanag. Granting nagpaliwanag tayo, kailangan kung mag-file sila ng kaso, dapat iba ang huwes, iba ang complainant, iba ang piskal. But in this case, 3-in-1, parang kape. Parang kape siya, nandun na ang kape, nandun na ang asukal, nandun na din ang creamer. So isang kape na iniinom nila, sila din ang umiinom. So yun ang nangyari in this case of NTC versus the Suarasug Media Corporation under the name and style of SMNI.